Popular na nga yung mga adventure bikes ngayon. Sa katunayan nga dito sa Pilipinas, ay meron na rin tayong mga adventure bikes na low displacement. Isa na nga dyan ang CB150X, tapos kamakailan lang din ay naglabas ang Suzuki ng kanilang adventure bike. Kahit sa scooter category, ay meron na rin tayo niyan. Tulad na lang ng Honda ADV series. So sobrang ganda nga ng mga adventure scooter ay marami ng mga kumpanya ang gumaya sa ADV ng Honda. At parami ng parami pa rin ang mga motorcycle company ang nagde-develop ng kani-kanilang mga adventure scooter. Isa na nga dito ang Peugeot. Kilala ang kumpanya na ito sa paggawa ng mga sasakyan. Pero ngayon taon ay meron silang entry sa adventure scooter. Ito yung pinakaunang adventure scooter na nagawa nila. Ito ang Peugeot XP400. Idinisplay ito mga pare ko sa EICMA sa Milan, Italy. At makikita naman natin yung itsura ng motor na to ay adventure scooter talaga at may pagkakahawig or talagang hinulma sa katawan ng Honda XADV750. Ang motor na to ay merong 400cc na makina. Sa madaling salita ay expressway legal na ito kung magkakaroon ito dito sa atin. Pero ang tanong, dadating nga ba ito sa Pilipinas? Bago natin pag-usapan yung specification na ito mga pare ko, hindi ko na kayo bibitinin. Dadating po itong scooter na ito dito sa Pilipinas. Hindi pa confirm yung date mismo pero sure 100% po ay magkakaroon tayo ng ganitong motor dito sa Pilipinas. At ang official na distributor nito mga pare ko ay ang Motorstrada Philippines. Yung mismong date at yung presyo, hindi pa nila ina-announce pero kapag nagkaroon tayo ng information dito sa motor na ito mga pare ko ay agad-agad gagawa natin ng video yan. Pero ano-ano nga ba yung mga specification nitong motor na to? So sa makina meron tayong 400cc, single cylinder, liquid cooled at yung makina nito ay kayang mag-generate ng 36 horsepower at 38 newton meter of torque. Yung kanyang suspension ay upside down forks on a hand. Tapos yung likod ay horizontally mounted monoshock. Yung mga gulong naman ito, yung sa unahan niya size 17. Tapos yung likod is size 15. So sa mga itong adventure scooter, eh normal lang naman talaga na mas malaki yung diameter ng gulong sa unahan kaysa sa likuran. Kahit nga yung mga ADV150 ganun eh, mas malaki yung gulong sa unahan kaysa sa likuran. Tapos yung tires naman nito, sa unahan ay 110x70, sa likod naman ay 160x60. Sa braking system naman natin, meron tayong 295mm dual disc sa unahan at single disc naman sa likod na merong 240mm. At itong mga preno niya mga pare ko ay dual channel ABS kaya napaka-safe talaga nito gamitin sa mga biglaang preno. Kahit umuulan, bigla kayong mag-brake, wala kayong pag-aalinlangan na baka mag-skid kayo, mag-simple lang kayo kasi meron tong ABS or anti-lock braking system. Sa mga mahilig bumiyahe, good news kasi meron tong USB charger. Wala na kayong pangamba na baka malobot yung mga gadgets nyo, yung mga smartphone nyo na ginagamit nyo for navigation kasi meron itong USB charger. USB ready na po siya, wala na kayong kailangan na bili na mga car charger o yung mga adapter para ma-charge nyo yung mga gadgets nyo. Meron din pa itong 5-inch TFT screen. Ang special pa dito ay meron itong turn-by-turn navigation. So kapag magra-rides kayo eh, hindi nyo kailangan ilagay yung phone nyo dito sa mismo unahan kasi meron na itong turn-by-turn navigation at kahit papaano eh makakatulong yon para marating natin yung destination natin. Isa pa ay keyless entry na po itong scooter na to. Kaya less hassle kapag gagamitin natin or papaandarin natin. Yung upuan niya mga parikoy ay medyo mahaba at saka medyo malapad na makakapagbigay ng comfort riding experience sa rider tsaka sa back rider. Maganda to sa mga mahihilig mag long ride eh kahit papaano eh. Less fatigue po tayo sa mga biyahe. Sa design naman niya mga pare ko, nasabi ko nga kanina eh medyo may pagkakawig to sa XADV at hindi naman natin maipagkakailayon dahil sa kanyang forma. Meron din po pala itong dual headlamps, large windscreen, meron tong knuckle guards, step up seat, swept exhaust, tsaka yung edgy tail lamp. Sa variant naman, meron tayong dalawang variant ito. Meron tong Allure variant tsaka GT variant. So ano ba yung pinagkaiba ng dalawa? Yung Allure variant ay alloy wheels po ang ginagamit niya. So dedicated ito sa mga on-road. Although adventure scooter to, pero meron silang variant na dedicated talaga sa mga on-road. Mga pwede tayong mag long rides, yan. May enjoy nyo itong scooter na to. Yung GT variant naman, dedicated siya for off-roads kasi yung gulong niya is rayos po siya. Alam naman natin yung mga adventure scooter or adventure bike ay talagang rayos po yung ginagamit doon. So itong GT variant ay dedicated for off-road experience. So itong motor na ito mga pare ko ay wala pa dito sa Pilipinas pero 100% po ay makakarating ito dito sa Philippine Islands. At 400cc po ito, expressway legal. Magagamit po natin ito sa LXXLX. Kung nasa Metro Manila kayo, pupunta kayo ng mga probinsya or Baguio ay napakadali na lang pumunta doon kasi expressway legal na po siya. So ilang mga pare ko, sana po nagustuhan itong video na ito. Huwag niyo po kalimutang mag-like, share at i-follow nyo po ang ating Facebook page. Yun lang mga pare ko, have a nice day po, ride safe po palagi. Thank you for watching.